Magandang araw, nandini na naman ang Batangin yung Mangyan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko binuo ang Bartolina ng Babaw. Siyempre, uunahin nyo yung dalawang panggilay. Dapat pantay ang bali niyaon. At yan naman binabali kong yan yung design, yung pantaas, magkabila rin yan. Yan nga, sinusukat ko, dapat ay parehong balay. Dahil pag hindi, iyay tabi nga eh. Yan, atin ang ikabit rin kanina kong binalay, yung pan-design. O ispatan muna natin para madali mag-adjust pag sinukatan. Dahil pag pinulweld agad natin yan, ay tayo rin ang pahihirapan. Bali yung dulo niya, nilagyan ko yan ng maigsing tubo na nakabalagbag. Dahil yung dulo niya na hindi nakadikit diyan sa panggilid. At yan nga, dahil nakuha na natin tama sukat, pwede na natin ipulweld. Yan, baligtarin muna natin at yung isa naman ng ating kakabitan na yung design na yan sa itaas. Dahil yan nga ay kapareho lang din ng isa, ay di gayon lang din ang ating gagawin kung anong ginawa natin sa una. Kukunin lang din natin tamang sukat bago natin ipulweld. At yan nga, pumutol na uli ako ng maigsing tubaw na pambalagbag para doon sa dulaw. At yan nga, ikapitan natin, di gayon nga lang din ang gagawin. At yan, tayo muna natin na natin silipin para sigurado. Dahil baka yun ipag nakatumbala ang pantay, pag nakatayo tabi nga eh. At yan nga tayo nakasigurado na, hindi pwede na natin ipulweld. Sigurado na eh. At yan naman ginagayat kong yan, yan naman yung paa sa una. At kung mapapansin nga ninyo, nakabaluktot yung dulo, bali ang dulong yan ay hindi yan nakalapat sa sahig. Yan ay nakatutok sa pader. Bali magiging sanggan na lang niyang Bartolinang yan sa unahan ay yung mismong pader. Yung mga dulo ng tubo na yan sa nakabaluktot na yan ay yan ay nakabaon sa pader. Ay pag di nyo pa naunawaan niya o na nakailang ulit na unang pagkakasabi ng palayer. Yan nga, pumutol na ako ng tubo na pangsangga naman sa gilay. Bali ang sanggang yan, dalawang ikakabit natin di yan. At yan nga, ang mga wire ay nagsabay. Ay pag hindi nga naman nagsabay, ay paikot-ikot na yung grinder. Ay kung sa nakapwisto ang mga tubo, idong kuhila ang grinder ay, ay pag gani nga nagpanabay. At arin na nga, atin ang ikabit arin pangalawang tubo na panggilay. Kakabit muna ako ng welding rod at naubusan. Bali, ispat-ispat lang din muna. Dahil susukatan pa rin natin yung kabilang dulo niya. At syempre, kung anong sukat na rin kabila, eh di gayon din dapat dun sa kabila. At yung gayon lang ulay, ispat-ispat lang uli sa una, di saka na uli ang pull weld pagkasigurado na. Pinupull weld ko nga pala di yan yung ano, yung kabilang bahagi ng design niyan sa taas. At yan na, nangalas na, nakalimutan kong ispat nga lang pala yan, di ko pa napupull weld. At yan na nga, nalagyan na natin ng tigdalwang tubo, magkabilang gilay. Bali, ang gagawin naman natin, yung maigsing nakablagbag. At yan na, sumapit na uli yung tanghalian. Ay siya, kita muna kumain. O, di ka, sinangag ang kanin. Tapos pansit kang taon. O, di ka, sarap niya ang husay. O yan, balik tarbaho na uli. Bali, puputol na ako di yan ng maigsing tubo na pambalagbag dun sa nilagay natin tigdalwang tubo sa magkabilang gilid para pinakansangga na ng babaw para ang likod ay hindi lusot pag nag-come-out. At yan nga, set up muna natin ang magandang camera para kitang-kita ang ating ginagawa. Oh, at yan, kinakabit ko na yung mga tubong nakabalagbag sa gilid na pinakansangga na rin. At syempre, ang importante, di may sukat pa rin. At ang nilagay ko nga palang nakabalagbag na tubong yan dyan sa taas ay 5 piraso. Sa baba ay 4 laang. Ayos na yun. At yan nga, inabot pa ng ulan. Ay anong gagawin? Iputik ang lupa na yan. Kundi usungin at sa loob gawin. At yan na nga, may nang inusong din sa loob. Galingan na ng ulan. Biski pa ay bumagyaw. Tuloy ang gawa. Bali yan, ipinupulwild ko na lang ang lahat. At rin nga, bubuhin na natin ang pintaw. At yan, yari na. Hindi na nabidyohan ang pagbuo ng pinto. Ay nalobat na pala ang camera. Kala ko yung nagbibidyo pa. Ay wala na pala. Di yun, walang kuha. At siya nga pala, baka mapindot nyo pa yung follow, yung heart at comment at share. Ay pwede rin. Ay siya, hanggang dini na lang muna. Salamat sa inyong panunood. Maraming salamat. Paalam.